Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin. Oras na naman para sa mga legal na payo, paliwanagan ng mga karapatan mo na hindi mo alam na karapatan mo na pala. At syempre, usapan ng malalaking balita at epekto ito sa bansa mula mismo sa mga kilalang tagapagtanggol ng bayan. Welcome back po sa programang Legal Minds. Ako po si Shari Olikino. At lagi nating tatandaan na kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Bago po tayo dumiretso sa ating usapan, magandang araw po sa inyong lahat. Babati muna ako, syempre, sa ating mga avid listeners at avid viewers. Ngayong araw, makakasama ulit natin ang professor ng University of the Philippines College of Law, Angeles University at De La Salle University College of Law. Siya rin po ang class valedictorian ng UP College of Law noong year 2000 at kasalukuyang managing partner ng Abellera Calica Law Office. Again, walang iba, naririto po si Attorney Dan Calica. Magandang araw. Ayan, magandang araw po, no, Attorney Dan Calica, now on our third day dito sa Legal Minds, no. Kahapon na pag-usapan po natin ang issue hinggil sa plunder, no. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating criminal law at sa ating criminal procedures at justice system. Okay. Ngayon po, para magsimula, ano po ang criminal law at ano yung kanyang objectives? Bakit tayo may criminal law in the first place, Attorney? Okay, yung criminal law, ito yung nahihirapan yung mga bar examinees, no, sa bar exam. isa sa subjects noon, but it's an important facet nung yung society natin, no, kasi criminal law is that branch of law that defines crimes, treats of their nature, saka prescribes for their punishment, no. Mm. Para sa ikabubuti ng ating society, kailangan may batas tayo na sinusunod. Pag hindi nasusunod, pinaparusahan yung mga hindi sumusunod dito. Okay. No? Ano po yung kanyang general na katangian? Okay. Mas magpa-particularize pa tayo. Okay. It's a part of having an orderly society kasi yung basic aim ng criminal law is to prevent and control crime. Bakit? Para maging safe tayo lahat sa ating society so that we can enjoy, no, yung blessings ng democracy. May apat na pangunahing objective yung criminal law, Shari, no. The first one is the classical objective. Pag nagkamali ka, kailangan parusahan. Parang yung bata, nagkamali, kailangan parusahan, no. Ganito din sa mga adults, no. Pag nagkamali, kailangan parusahan. Yan yung tawag natin retributive punishment. No? Mm-hmm. Yung pangalawang objective ng criminal law is to prevent or restrict crimes. No? Meron tayong mga provisions sa batas natin, yung tawag natin, habitual delinquent. Pag marami na siyang gawang kasalanan, may additional penalty. Why? Para makulong siya ng mas matagal. Hindi na siya supposedly makagawa ng panibagong krimen. No? Yung pangatlong objective niya is to rehabilitate or reform the offender. Supposedly, we put him in an institution, the prison facility, para ma-reform. Mm. Or meron din tayong mga features ng ating criminal law na instead of being put in prison, sa labas niya isa-serve yung kanyang penalty. Yung tawag natin dyan, yung probation. No? Mm. Or after serving minimum sentence niya, pwede siyang mag-apply ng parole. Why? So that he will be able to reform himself outside the prison facility. Opo. No? Yung pang-apat na objective niya is deterrence. Mm. No? Pagka napakinggan ng ating mamamayan na mapaparusahan sila, madideter sila from committing a crime. Mm-mm. In fact, sa State of the Nation address ni President Duterte, sabi niya, yung pangunahing our criminal justice system is sa classical theory, no? Yung primary objectives
to deter crime, mm-hmm. to punish the wrongdoers. Mm-hmm. Kaya paborito ni President yung classical theory ng criminal law. Opo. Whereas yung iba naman, dahil paminsan-minsan napapariwara yung Pilipino, eh pwede pa namang i-reform. Mm-hmm. No? Kaya yun yung tawag natin sa positive schools ng criminal law. Mm-hmm. No? Binibigyan ng chance yung nagkamali na i-reform yung sarili niya. Opo. Ngayon naman, attorney, yung mismong mga acts po, no, under this this branch of law, yung criminal law, baka mabibigyan niyo po kami ng ilang mga halimbawa at ano po yung karampatang parusa sa mga acts na ito? Mahirap na tanong yan. Kahit law student. Yung basic feature ng criminal law natin, hindi pwedeng parusahan yung isang act until may batas na nagpaparusan dito, no? Mm-hmm. Yung tawag natin dyan, yung nulong krimen, nula puena sinilege, no? Importante yun. Mahirap na siyang tandaan. No? Importante yun na prinsipyo, no? Kasi kuwari, may dati yung pagsisigarilyo, hindi siya krimen, no? Mm-hmm. Marami sa kababayan natin nagsisigarilyo. Pero dahil nakakasira siya sa health ng mamamayan natin, and na-expose din yung ibang mamamayan natin sa secondary smoke, pinagbabawal na siya ngayon, no? Mm-hmm. So, kailangan may batas to punish that particular act para maging criminal act siya, no? Mm-hmm. So, sa ating criminal justice system ngayon, na-codify na yung mga krimen, no? Sa tawag natin sa revised penal code. This was passed in 1930, made effective matagal in 1932. Na. So, medyo matagal na, no? Mga more than 80 years na siya. Opo. Pero karamihan doon na prevalent pa ng mga krimen, no? Siyempre, may naka-classify into 14 different crimes, no? Meron tayong tawag niya crimes against national security. Mm-hmm. No? Yung treason. Maraming nagkukwento ngayon na dahil maraming pumapanig sa ibang bansa, no? Nagko-commit sila ng treason. But it's not really treason is a war crime. Mm-hmm. So hindi pwedeng mag-commit ng treason at peacetime, no? Okay. So isang krimen yan sa crimes against national security, yung piracy. Mm-hmm. No? Ngayon, yung piracy, yung niisip natin, yung on the high seas, may pirate nag-board ng ship or vessel. No? Mm-hmm. Yung piracy, pwede na rin mag-commit within Philippine waters. No? Mm-hmm. Okay? Meron tayong yung, siyempre, yung karaniwang ginagawa ng or na-charge sa ating mga korte, yung murder. O yung homicide, no? Parang yung karaniwang understanding ng kababayan natin, yung murder, yun yung intentional killing. Yung homicide, aksidente na pagkapatay, no? Mm-hmm. Hindi, no? Pareho silang intentional killing, mm-hmm. no? Yung homicide, kailangan may intent to kill din, no? Pero mas mabigat yung murder. Mm-hmm. Kasi may mga tinatawag tayong na qualifying circumstances. Kuwari, kinumit to with the use of an unlicensed firearm, no? Mm-mm. Or with the use of a motor vehicle, with treachery. So, mas mabigat yung parusa sa murder kaysa homicide, okay. No? Pagkakaalala ko, yung murder, reclusion perpetua, mm-mm. yung which is 20 years and one day to 40 years. Opo. Homicide, reclusion temporal, 12 years and one day to 20 years lang. No? Meron ding tinatawag tayong parricide, no? Mm-mm. Pagpatay ng spouse o yung relative. Siyempre, karaniwang crime din would be rape, no? Na nangyayari sa ating bansa. No? So, marami pang title sa RPC. Bukod dyan na, Shari, no? Meron din tayong mga tinatawag natin na special penal laws. Ibig sabihin, mga panibagong batas na pinapasa ng Kongreso, criminalizing certain acts. Yung plunder na nga, yung isang napag-usapan natin ng isang araw, bago lang in-enact ng Kongreso, mm-hmm. Which is not part of the revised penal code. Mm-hmm.
actually, sir, yung ilan sa mga topics pala ay napag-usapan na rin dito sa Legal Minds. No? Last week, pinag-usapan natin yung murder at homicide. So, itong criminal law ay malawak pala. No? Napakaraming mga acts, mga kaso, mga crimes sa ilalim niya. Kaya pala nahihirapan yung mga law students, bar takers dito sa criminal law at sa pag-aaral ng revised penal code. Ngayon, yung next question ko po, naisip ko bigla, dahil ito ay crimes na nakukomit ng isang ordinaryong mamamayan, how about naman po sa mga dayuhan na naririto sa Pilipinas noong kinumit nila yung crime? Paano po sila ngayon lilitisin? Covered sila ng Philippine Criminal Law, Shari, no? Yung isang feature ng ating criminal law is that it is general in character, no? Mm-hmm. Ibig sabihin nun, all who live or sojourn in Philippine territory are subject to our Philippine criminal law. Ibig sabihin, kahit foreigner ka, bumibisita ka lang dito sa Pilipinas, pumunta ka ng Boracay, napaaway ka doon, may napatay ka, sakot ka noong batas, ng batas natin. Mm-hmm. So, isa yan sa characteristic ng criminal law na justice system. Walang exception, no? Mm-hmm. Kasi ibig sabihin na lahat nung nakikitira or buhay-biyahe dito sa Pilipinas, covered sila ng Philippine criminal law. Opo, subjected sila doon sa batas. Yes, no? Yes. And how much more yung Philippine Constitution na pinakamataas na batas sa buong bansa. Oo. Opo. Ngayon po, nag-enumerate tayo ng ilang mga halimbawa ng mga krimen. Pag-usapan naman po natin yung ating justice system mismo with respect dito sa criminal law procedures. So ano kaya yung mga factors na nagdedetermine noong efficiency ng ating justice system? Importante nga dahil one of the most important laws would be criminal law. Pag wala, disorderly yung chaotic yung ating bansa, no? So, kailangan din na efficient yung ating batas, mga batas, specifically yung criminal law. Opo. Yung isang factor that will affect its efficiency is kailangan hindi ito klaro yung batas. Hindi siya vague or ambiguous, no? Importante ito kasi, kumbaga, may issue, kumbaga, bawal manigarilyo sa public enclosed places. No? Merong iba na pagkaintindi sa public, pag sa private building, pwede na. No? Hindi, kung saan nagko-converge yung publiko, that is a public place. No? Tapos yung enclosed, paano pag waiting shed? Enclosed ba siya o hindi? Kasi pwedeng yung bubong lang yung andon sa waiting shed, no? So hindi na siya enclosed. Opo. No? Dalawang, pag hindi klaro yung batas, dalawang pwedeng mangyari na confusing, no? Yung mamamayan natin, hindi alam kung paano mag-comply. Mm-mm, totoo. Kasi hindi malinaw, no? Yung pangalawa naman, yung law enforcers natin, eh hindi rin nila alam kung aaresto rin nila o hindi. Or paano nila i-interpret yung ating batas mismo. Oo. So napaka-importante niya na klaro yung batas. Naalala ko, no? Nga po sa mga ilang-ilang mga media law classes, no? Na natin ko, no, sa aking undergrad years na kinakailangan iwasan natin yung mga vague and ambiguous terms sa pagka-craft. Sige po, attorney, ano pa? Yung second na ano niya is widely disseminated siya, no? Kasi meron tayong principle sa ating justice system na ignorance of the law excuses no one, no? Hindi pwedeng nag-violate ka ng batas natin, sabihan mo yung law enforcer, pasensya na po, hindi ko alam. No? Sasabihan ka ng law enforcer na, sorry sir, ma'am, ignorance of the law excuses no one. At no? Makakatulong yung panonood ng Legal Minds. Yes. Tama, para hindi tayo maging ignorant sa ating mga batas. Kaya importanteng widely disseminated. No? How do we, that is a requirement of due process. No? Kasi for a person to be able to comply, kailangan alam niya ano yung dapat i-comply niya. No? So there's a need for all laws to be published. Opo. Sa Official Gazette or ngayon, pwede na rin sa newspaper
of general circulation. Supposedly, yung konsepto, mababasa ng lahat. Pero syempre, hindi naman lahat ng kababayan natin nagbabasa ng official gazette or ng newspaper. No? Pero meron ng constructive notice. No? Mm. Kasi na-publish na siya. Opo. No? Yung pangalawa, dahil representative democracy tayo, yung senador sa kanyang mga congressman natin, supposedly, they represent the respective constituents. No? So once may na-approve ng mga batas, duty ng congressman to inform their constituents, no? Because of this concept of representative democracy. Mm. Kaya yun yung second feature or requirement para maging efficient yung batas. Mm-mm. In order for people to comply, kailangan alam nila yung batas. No? Yung pangatlong feature is that, or factor, para maging efficient, kailangan prospective in character yung batas. Paano po siya naging prospective? In the future, hindi pwede kumbaga na it will punish acts done before. No? Kasi how can it guide our conduct kung yung past conduct natin covered nandun pa na. Lang. Okay. So, ano siya talaga? Prospective or in the future parati yung kanyang effectivity. No? Kanina yung natanong ko ay hinggil po sa mga foreigners. Paano naman ngayon yung ating mga public officials? Halimbawa, the president of the country. Linawin ko yung kung si President Donald Trump yung pumunta dito sa Pilipinas. At nag-commit ng crime. No? Meron tayong tinatawag na General Principles of Public International Law na yung sovereigns or heads of state ng ibang bansa, hindi pwedeng ma-prosecute dito sa ating bansa. Kahit gawa siya ng krimen dito sa Pilipinas. No? Isipin natin, ano yung ngayon yung recourse natin against the sovereigns or yung heads of state. Sovereigns, yung mga emperors, kings, no? Kung ganun pa, monarchy pa yung kanilang system of government, no? We will declare them persona non grata, no? And then, babalik siya sa kanilang bansa. Yung bansa na nila yung mag-aasikaso sa kanila kung i-impeach nila yung kanilang presidente, di ba? Because of committing a crime sa ibang bansa, no? So, may ganong exception tayo at saka yung diplomatic officials. No? Okay. Yung ating mga public officers, no? Naman, may lahat covered din, no? Yung public officers natin, no? Walang sinasabi tayo na yung favorite ng isang politiko, sinasabi niya, the law applies to all or none at all. So, Pilipinas, it applies to all, no? But may misunderstanding na parang yung presidente, yung vice president natin, o yung justices ng Supreme Court, hindi sila covered ng Philippine criminal law. That is a misperception, no? So, dagdag ko lang po pala, maisingit ko lang, attorney, paano kapag during the term na kinumit ng ating public official? Kaya kung nililinaw na misperception yun, kasi covered sila, nade-defer lang yung pag-prosecute sa kanila. Okay. No? Kasi they are immune from suit while they are in office. Mm-mm. So after, no? After na lang maserve yung kanilang marami term. Na instances na yung former presidents natin, kinakasuhan, even si former President Estrada, si former President Arroyo, former President Aquino, nakakasuhan sila after their term of office. Yes. No? Hindi natin sila kinakasuhan o may principle tayong immunity from suit dahil we want to ensure na they are unhampered sa kanilang paggampan ng kanilang tungkulin, no, while they're in office. Opo. But that doesn't mean na pag nagkamali sila, hindi na pwede silang kasuhan. They will be prosecuted after their term of office or if they are removed earlier. Kaya meron tayong remedy ng impeachment. No? Because they can be removed earlier, then after they are impeached, pwede saka na sila masasaktan. Wala palang ligtas, no? Dito sa ating mga krimen. Dapat alam yan ng mga mamamayang Pilipino. Ito, last na po siguro, curious din yung ating mga televiewers, paano naman daw po yung mga kapulisan?
members ng Armed Forces of the Philippines, mga military men and women. Mm. No, paano naman po yung proseso ng pagsasakdal sa kanila once na sila naman yung mag-commit ng crime? Let us distinguish pag-police saka military. No? Kasi sa constitution natin ngayon, yung police consider the national in scope and but civilian in character. Mm-hmm. No? Paano po yun na-differentiate? Kasi yung Armed Forces of the Philippines covered ng military law. Mm, no? Meron tayong tinatawag na Commonwealth Act 408. Yun yung Articles of War. Siyempre, sila yung in charge sa national security natin, no? Yung military. But nevertheless, despite that distinction, covered pa rin sila ng civilian courts natin. Pero if they commit any crime punishable under the revised penal code or our special penal laws. But then, yung crime kasi na makukomit ng military, pwede yung tinatawag natin na service-connected crime. Mm-hmm. Ibig sabihin, insubordination. Kung kay Richard Gere to, ungentlemanly or not acting as an officer and gentleman, di ba? Desertion, no? In times of war, nag-desert sila, no? These are what we call as service-connected crimes. No? So, mas maigi na yung military courts. Meron din kasi tayong military courts, no? O yung courts martial, yung mag-prosecute sa kanila. They related sa kanilang paninilbiyan as military officers. No? Yung kanilang act nila, which is also considered as a crime. Opo. Okay? So, yung courts martial ngayon yung mag-prosecute sa kanila. Mm-hmm. No? Okay. Pero yung police, all the time, ano talaga, yung civilian courts. Okay, so kasama sila talaga. Saklaw na saklaw sila. Kung paano rin nalilitis yung mga kapwa natin mamamayang Pilipino. Yes, yes. Alright, muli po, thank you so much sa inyo, Attorney Dan Calica. At I'm sure, nabitin din si Attorney, pero lalo-lalo na yung ating mga televiewers. Pero huwag kayong mag-alala dahil magbabalik po tayo bukas para sa isang panibagong episode. Muri, thank you so much po mula sa mubuo ng Legal Minds kay Attorney Dan Calica. At sa mga thank gusto you. Pong humingi ng mga legal advice, no, ay pwede po natin silang puntahan sa kanilang law office. Sa Abellera and Calica Law Offices. Ayan, sa Abellera at Calica Law Offices. Ngayon, napasalamatan din po natin yung ating mga televiewers sa YouTube man yan or sa Facebook, no, dahil napapanood din natin yung Legal Minds kahit anong oras, no, dahil available po siya online. At para lagi tayong updated, yan, pwedeng-pwede nyo kaming panoorin sa DZRH News Television through our cable partners. Sa aming Facebook page, it is at DZRH Manila. Aming YouTube account at DZRH News Television. At i-follow nyo rin po kami sa aming official website. It is at www.dzrhnews.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi-lagi lang din po tayo tumutok sa Legal Minds. Dahil kakampi mo ang batas kung meron kang alam sa batas. Magkita-kita po ulit tayo bukas at sa ngalan ni Attorney Calica, ako po si Shari Olikino para sa programang Legal Minds. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or chacha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya ma-qualify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin.